Okay, next question. Sir, anong tanong niya? Magandang umaga po sa lahat. Ay, sorry to interrupt ha. May dalawa na nagtanong. Kakausapin ko kayo kung ano mas sinabi nila ha. Hindi, ayoko yung walang resulta. Go ahead. Ako pala si Perlita Uyong, yung chairman kang Indigenous People Association of Southern Antique. Ang problema, sir, ng IP, bakit na pag nag-claim sila ng mga benepisyo nila dyan sa CCS, bakit hinahanapan pa sila ng certification? Katwira nila, mayroon naman daw sila iwan. Kasi minsan, na ako natutulog sa Negros ng isang linggo para lang maghanap ng mga employer ng ano nila doon. Kasi minsan, nasarado na yung mga ano doon, ang mga, ano ba yun, yung mga kumpanya ng ano, ng mga sakada doon sa Negros, kag ang mga pabrika, ang ano, sa mga pabrika sa Manila. Ang problema ho, wala kayong ID? Wala po sir, kasi sakada sila eh. Ano, yung... Barney? Hello, mayong aga. Ang situation sa aton nga mga sakadas are different right now. We understand nga ang nature sa ilang nga mga pagtrabaho sa sugarcane naga-change from contractual to employment. So siguro sa situation ninyo, gusto natin pag-usapan kung ano nga talaga, sino nga talaga yung nagpapasweldo, nagpapasahod sa mga group of kuha natin, sugarcane workers. Kasi iba-iba. Hindi natin masasabi na lahat na mga sakada, pare-pareho ang sistema. So we have to talk it over. Okay? Eh, kasi sir, ano eh, siyempre, iba naman kontraktor ang puntahan nila, hindi naman ano. Hindi, ganito ha. Naintindihan ko na yung sitwasyon, no? Alam nyo, tika-tarlak ako kasi sa amin, marami rin tubuhan, di ba? Ang problema ko, hindi ko alam ang tunay na sitwasyon, di ba? Kung sila ay empleyado talaga na nagbabayad ng contribution sa SSS, 'di ba? Kailangan ma-prove natin na may, kasi po kami kung miyembro sila ng SSS, babayaran namin yung benepisyo nila. Ang problema siguro yung kanilang employer, quote unquote, no? Ang treatment, ang trato man sa kanila hindi empleyado kundi pakyaw. Pagpakyaw, hindi sila empleyado, no? So, self-employed sila. Hindi sila membro ng SSS. Kaya ito yung mga gusto ko sana, lalo na sa mga sitwasyon dito sa Antique, sa Negros, sa Tarlac, kailangan talaga kung ma-identify natin kung talagang empleyado sila na kailangan mag-membro sila, required, batas sa batas, required, or kung pakyaw, hindi sila membro ng SSS. No? So, kailangan ma-prove namin yon. Kaya siguro nagkaka-issue, nagkaka-problema. Ang problema lang kasi, sir, yung, halimbawa kasi yung mga sakada, ginaano naman namin, humihingi sila na tulong na pupunta dito sa SSS, na i-ano daw, tingnan kung may laman ang isisis nila. Tingnan namin, may laman. Kaya lang, minsan, ang sakada, ayaw na nila magkuha ng sakada, antayin na lang nila, wala, hindi nila pinagpatuloy ba yung pagbayad. Ay ngayon, antayin na lang nila, pag namatay sila, yun, pupunta lapit sila sa akin, sabihin niya, hanapin yung employer nila, kasi nga, inahanapan ng certification. Ayun, sabi niya, may iwan naman ako ah. Bakit ganun? Yun ang problema nila. Naintindihan kita, sir. Kaya ang situation sa aton ng mga sakada in Negros
I know comes from Antique. Tama? Tama, hindi ba na? Kadamo sa mga workers sa sugarcane plantation sa Negros comes dito sa Antique. But kung sino yung nagpapasahod sa kanila doon sa Negros, gusto rin natin malaman, gusto natin matulungan yung mga workers, yung ating mga sakada. Dito sa opisina, siguro pag-usapan natin talaga kung ano yung individual problems po. Alam nyo, naintindihan ko yung sitwasyon niya. Nalulungkot ako pag naririnig ko to kasi alam niyo, matao mahihirap at talagang inaapi. Alam niyo po, ito mga sakada ay mga Pilipino na nagtatrabaho para makakain yung pamilya nila. Ang gusto ko sana po, ang gawin ninyo ngayon pa lang, kasi kayo naman po ang presidente, di po ba? Papuntahin niyo siya sa, kayo po, Philip, siya yung manager dito, no? Ang gawin niyo po, kunin niyo lahat ng listahan ng mga miyembro niyo, ano, 100 o wala naman? Mga ilan? Ah, kung ilan sila, gawa kayo ng listahan, pangalan lang nila, kompleto, pumunta po kayo sa SSS branch. Punta niyo yung manager. Philip, you entertain him, ha? Please. Ito, Philip, do this for the sake of your country, for people you want to help. Okay? And I will feel bad if you don't do this. Sir, ito na gagawin natin. Para hindi na sila mahirapan bumiyahe, papuntayin mo doon ang e-wheels. Yon. Saan ang lugar nila? Papuntayin mo e-wheels, dala ka ng internet. Pero i-coordinate mo dito, i-check lahat ng records ng mga tao mo, iho, kung miyembro sila at kung hindi. Maymay, halika. Alam mo si Maymay, assistant ko to, kunin mo yung telepono ni Maymay, katapos mag-report ka kay Maymay, ako mag-handle ng problema mo, ha? Kasi importante to, ha? Kasi alam nyo po, mahirap, alam nyo po, ang mahirap dito sa bansa natin ay talagang inaapi. Ayaw na ayaw ko yun. Kaya gusto ko special po siya, kasi po, ito mga sagada, nakita ko po yan sa Tarlac, sa Hacienda Luisita, talagang mahirap talaga po sila. Kaya gusto ko sana matulungan at kung miyembro sila, pero pag hindi sila miyembro, wala ako magawa. Alam ko, pero kung kulang sila sa 120 na buwan, kung may sobra silang pera, kahit pa konti-konti, maabot nila yung 120 buwan. 120 months ng pagbabayad para magka-pension sila. Kahit paputol-putol, okay lang. Ha? May? May cellphone po kayo? Oh, sige. May, kausapin mo. Philip, kunin mo yung number niya. Padala mo yung sasakyan sa kanya doon, ha? Na may computer, ha? At saka may internet, ha? I-report mo kay Maymay at kailangan may report ako, ha? Salamat po. Salamat. Salamat. Next. Kunin mo yung number. Kunin mo yung number. Ma'am, yung nagtanong, unang tanong, na-solve ba yung problema nyo? Hindi. Lalong nahirapan. Ali kaya, gusto ko marinig kung na-solve. Oh. Pwede, Mike? Okay na po, sir. Bali, i-reconcile na lang po ni Coop sa ISIS. Kasi... So, na-solve yung problema, okay. More or less? Nagka-direksyon o nagkakulo? According kasi, sir, sa member is paid na siya. So, kasi si member nagbayad kay Coop, tapos si Coop nagre-remit sa SSS. Hindi si Coop nagre-remit. Nagre-remit rin, sir, pero double check, ano lang, sir, reconcile na lang yung receipt. Reconcile natin, ha? Okay? Oh, pero alam mo na yung sitwasyon nangyayari, ha? Thank you. Si ma'am, yung employer. Ma'am, did they address some of the issues? Mamaya pa. Magpag-usapan nyo ni Philip. Philip, ha? Ayusin mo yan, Philip, ha? Philip, pagka, ha? Anong oo ka? Gusto ko siya marinig sa kanya. Hindi pwede ikaw. Ayusin niya yan, okay? Ayan, ayusin na siya sa Philip. Kasi sa Tarlac sa amin.
Yes, hello, good afternoon. This is Sir Alon Sagay from Lawaan. So my concern is sa releasing po ng SSSID natin na umabot po ng 2 years bago po siya ma-release. So ano po yung naging issue, ba't ganun po katagal? Ang lakas nung 2 years! Pag narinig nyo, 2 years! Alam nyo ang totoo? Pinakancel ko yung ID na yan nung naging presidente ako. Nagtipid ako ng 3 bilyong piso para sa SSS, para sa inyo, dahil yung ID na yan ay hindi pwede na nagbabayad ng SSS ng 160 pesos kada ID. Kalokohan. Di ba? Pera niya yun eh. Pero may ginawa akong mas maganda si Ma'am Norman ang maki-explica. 3 bilyon ang natipid ko dyan. Ha? So para walang korupsyon, cancelin yung kontratang yan, kalokohan yung kontratang yan, gawa tayo ng ibang ID na libre, na walang korupsyon. Yun. So tama po yun. Yan. Kasi yung dati, meron ho tayong tinatawag na UMID ID na binabayaran po natin ang pag-operate niyan, kasi meron tayong biometric capture, meron po tayong card production. Alam niyo, ang ginawa ho namin, yung UMID ID na yan, ginawa ho namin siyang functional card, maging UMID ATM pay card. Kasi ang benefits, ang loans, and even the refunds po ninyo sa SSS, lahat ho ngayon, hindi na ho tayo nagchecheke. Ang ano ho natin is checkless disbursement. So, mapupunta ho yan lahat sa inyong mga bank account. Pero this time, it will be easier. Kasi pag kumuha ho kayo ng ATM, UMID ATM pay card, it will already function as an ID and as a disbursement card at the same time. So, hindi na ho ninyo kailangan mag-enroll ng mga bank account, kundi yung ID na rin na ho yun, it will already serve as your bank account. Kasi we already talk with the partners, yung mga banko ho natin, na they will be the one to produce the card. Kaya ho yung sinasabi ni PCEO na nakatipid. Kasi we partnered with the banks na sila na ho yung mga magpo-produce ng card. And at the same time, ililink ho yan sa isang bank account para ho lahat ng inyong mga disbursement mapupunta na ho doon. So ngayon, we are already working na yung may mga existing UMID card is mag-upgrade ho kayo. Meron ho kami mga pinadalang notice para ho i-upgrade ninyo ang inyong UMID card into a UMID ATM pay card. So meron ho tayong partner ngayon, yung Union Bank. Actually, meron din silang promo ngayon eh. Yung mga mag-upgrade, parang you will have a chance to win ang grand prize nila is a Nissan Navara. So they extended that. Mag-upgrade po kayo. Meron ho din sila mga iPhone, part of that.
Kaya ngayon naman ho, yung mga wala pa, yung, kasi ito yung mga for the existing UMIT cardholder. Yung mga bago ho na wala pa, meron ho kami ngayong way na workout, magkakaroon na ho tayo, hindi na ho siya UMIT. Kasi yung UMIT, this is consortium ho yan with other government agencies. Pero we will have our very own SSS pay card. So nakipag-usap na ho tayo with the PSA para ho mas mabilis yung matching. So kunyari, meron na ho kayo mga national ID, yung PhilSys ID, it will be faster na makakuha ho sa amin ang SSS pay card. So we are already talking with the PSA para ho mas mabilis yung ating validation and the verification, at mas marami na ho kaming kinakausap na bangko ngayon. So in the works na ho, Union Bank, RCBC, mamimili ho kayo doon ng mga bangko kung sino yung gusto ninyo para dito sa ating SSS pay card. And syempre, mas kung sabi nga namin, yung mga bangko na yan, dapat gandahan ninyo yung terms, di ba? Kaya as much as possible, sabi namin, wala nang opening balance, walang maintaining balance. So, in the works na ho yan, so we are targeting to implement that this year. So, hintayin ho ninyo, we will launch already yung tong project na to, at malalaman ho ninyo, i-announce po namin. So, hintayin ho natin. So, wala na ho tayong UMIT card, but it will already be an SSS pay card, which will still serve as an ID ho yan. Tatanggapin pa rin ho yan as ID sa ating mga government agencies, sa mga private, as your identification card. But it will already be an bank account or disbursement account na ho ninyo, kung saan mapupunta yung inyong mga benefits, loans, at hindi na ho kayo kailangan mag-submit ng mga DAEM. Di ba, meron ho tayo ngayon tinatawag na nag-open pa kayo ng mga accounts sa mga banko, saka ninyo isasubmit sa SSS, na minsan nahihirapan ho kayo because nade-deny, because blurred ho siya, minsan hindi namin makita yung tamang account number. So, it will be easier pagka ho na-implement namin tong SSS pay card. So, we will announce po kung kailan natin ilo-launch ito. Okay. Thank you for that information. With that SSS pay card, mga ilang months naman siya bago naman matanggap ng mga beneficiaries? Actually, the crediting is already with the bank. Pero ngayon kasi meron tayong PesoNet and InstaPay, di ba? So mabilis na ho yan. Mga ang tinitignan namin is mga within 5 days once we remit yung inyong disbursement dito sa mga banko na yan. Mga 5 to 7 days, they will already be credited. And madali na ho kasi yung card ho, yes. Mabilis ho ang card kasi pagka ho nag-enroll kayo, this is online. Pupunta, dapat mag-open na ho kayo pala ng inyong My SSS account sa aming website. So actually, in-encourage namin lahat ng member na mag-open po ng My SSS account para nakikita ho ninyo yung record, yung mga sinasabi natin kanina na baka hindi na remit yung loan payments, yung contributions, makikita ninyo. And mabilis ho yung enrollment. Magko-consent lang kayo doon, we will inform the bank. And then yung banko ho niyan, they will already produce and release that to your address. Mamimili ho kayo, gusto niyo bang kunin siya sa branch ng banko or ipapa-deliver. So yun ho yung plano namin dito. Yeah. Okay. This is the SSS pay card. So within the year ho, abangan ho natin. We will already launch this program. Okay? Okay, thank you. So I hope na ma-assist po tayo. Yes, thank you so much. Good morning. This is a manifestation from the cooperative sector. Appreciation for the SSS, especially for Antique, na kami sa cooperative is recognized by SSS as partner, no, in extending ka mga services of SSS, no. So we are thankful from Bilison, Hamtik, meron dito Pandan and other cooperatives na magiging partner na, and soon baka ma-extend pa with other cooperatives, no, because we are willing. From the cooperative sector, we're willing maging partner and as extension arm of SSS. Request ko lang siguro, ma'am and sirs, kung pwede ho para ma-advertise, no, at malaman ito ng mga miyembro from the ground that the cooperative is already a partner of SSS. Kung pwede, kung may mga collaterals or mga advertisement or mga flyers or mga tarpaulins
which ma-promote no ng cooperative at the ground na pwede na na available na yung mga services kung pwede siguro na maano para mapabilis natin yung membership recruitment kasi beneficial din to sa may cooperative eh, kasi it will generate also membership no with the cooperative. So ito lang sirang request ma'am para mapabilis natin yung ano yung promotion ng sige. So madalian namin tutugunan yung request mong yan. So inuutusan namin yung aming public affairs no na sila'y maggawa ng mga public announcement kung ano-ano yung mga kooperatiba na partners na natin. Partners natin in collection and in servicing the members. So ngayon, yung mga tao malalaman na ito pala ang mga pwede natin sa mga kooperatiba. Ganun din po doon sa mga branches. Gagawin din po namin sa mga branches namin. Ilalagay namin dito sino-sino yung mga partners na cooperative namin. So, nandito dito po, narinig na request nyo. Ayan po yung isasagawa namin sa madaling panahon. Sir, i-add ko lang po, paki-like po ang ating Facebook page doon po siya and for the, all the updates. Philippine Social Security System official. Thank you. Hindi, saka ano yan eh. Ngayon, kung meron gusto nyo malaman ano yung mga SSS, no po, ano? Meron pa kaming social media page, yung Philippine Social Security System. Mag-log kayo sa Facebook. Doon po, madalas nagpo-post kami ng mga information. Ngayon, kung gusto naman yung lumahok sa mga ugnayan, meron po kaming podcast, Usap Tayo sa SSS. Ayan po. Ito po yung mga social media namin. No? So meron ko yung Facebook, tapos may Instagram, YouTube, Viber, TikTok, at yung Usapan SSS po. Doon live 'yon eh. Sa usap tayo sa usap SSS, pwede kayong sumali sa discussion doon, no? Oh, ngayon live tayo. So kung naka-post yung mga kamag-anak niyo doon, nakikita kayo sa buong mundo ngayon. Alam nyo kasi si Mr. Bolt, ilan ang followers natin doon sa SSS Facebook page natin? 5 million. 5 million. Gawin yung 20 million. Kaya may suggestion ako sa inyo. Mag-raffle kayo buwan-buwan ng isang cellphone. Oh, para mag-raise ro sila. Sabihin mo, mag-membro kayo, mag-raffle kayo sa cellphone. Ako magbibigay ng cellphone. Pera ko, hindi ko kagamitin sa SSS, ha? Yes, sir. Ha? Gawin nyo yun. Implement nyo na. Ha? Para maging 20 million. Ang tagal na ng 5 million eh. O, isang cellphone, pangako nyo yan, ha? Gawin nyo na. Bigay nyo, i-approve ako, pera ko, ibibigay ko, ha? Okay? Gawin nyo yan, ha? You come to me, I'll have it implemented. Okay. Habang presidente lang ako. Okay? O, next question. Okay ba here? Ano lang kami dito? Andito si Gob. Si Gob. O, ayan, Gob. Ha? Gob na ang tawag ko. Oh, andito siya. Kung ano pa ang gusto nyong tanong, tanongin nyo na bago tayo kumain. Ma'am, kayo po. Gutom na ba kayo? 5 minutes? 10 minutes? Pwede? May pagkain ba? Baka wala. O, may pagkain, ha? Mga hinihintay lang Hello. Natin si Inday Loren, eh. 12. Basta kayo. Ma'am, tuloy na po ang tanong nyo. Hello, good noon po. Ako po si Kagawad Tabo-Tabo ng Atabay Antique po dito sa San Jose po. Ika-second term ko na po ngayon. Tapos hindi pa ako member ng SSS. Pero actually po, nag-open ako as membership. Nakakuha na po ako ng number ko. Kaya lang hindi po ako naka-first payment. Ngayon po, 59 years old na po ako. At saka, next year. So, question po, pwede pa po ba ako maka-payment? Or maano ko yung mahapon kaya, ko? Kaya ko sagutin yan. Thank you po. Ma'am, kailan ang birthday niyo? January po. 2025. Birthday kayo, 60 na.
69 ako po nung... Ay, opo. Kasi 60 na po. Ma'am, pwede ba pagkatapos ngayon, pumunta na po kayo sa SSS? Bayaran nyo na para po pwede pa kayo. Okay po. Ginawa ko yan ho, para sa inyo lang. Thank you po. Dahil po kagawad kayo. Opo. Pag tumakbo ako, boboto nyo ako? Sure. Sure po, sure. Maraming salamat po, sir. Oh, ma'am, halik kayo. Bibigyan ko yung kayo ng 570 pesos pambayad. Mahiya po ako, sir. Huwag ko kayo mahiya. First payment, sir. Bayad nyo na po yan. Thank you. So, alam mo po, bayad mo po yan. No? Opo. Automatic, meron ka ng funeral benefit. Huwag naman sana, sir. Oo, yan. Akala nyo yung SSS, ang SSS, no? Pag ikaw yung naging member ng SSS, magkakaroon ka ng benepisyo from womb to tomb. Yan, sabi namin. Ma'am, kunin niya yung number ninyo, ha? Up to the age of 60, pwede pa kayo maging membro ng SSS. Lahat sumasa inyo nagbayad dati at dahinto ng 5 taon, 10 taon, bumalik kayo po, magbayad kayo. Ha? Huwag po kayo mahiya. Tulad ni ma'am, masaya ako. First time niya, ma'am, ayan ang bayad. Ang diferensya, ma'am, 570 lang, 1,000 yan, ma'am. Ibayad nyo na po lahat yan. Pwede ba? Pwede. Can she pay everything? No, dalawang 50. Ay, hindi ma'am. 570, 1,140. Bold paingi nga 140 para dalawang buwan ang babayaran ni ma'am. 140 pesos. Alam nyo po si Sir Bold, Ilocano yan. Alam nyo po ang Ilocano? Alam nyo po ang Ilocano? Pa Ilocano. Ayan. Ayan, isipin nyo, mga executives pa nagtotonate. Alam nyo totoo? Kunwari lang mga yan, nagsisip-sip sa akin. Ayan. Oh, dalawang buwan na to ha. 570 plus times 2. Hindi ako mahina ako sa mata. Magkano ma'am? 570 times 2. 1,140. 1,140. Ma'am, bayaran nyo yan 2 months. Pangako nyo? Pangako nyo. Kunin mo yung number niya ha ma'am? Sige ma'am, magbayad po kayo ha? Before, as soon as possible po ha? Picture tayo. Oh, sa naniniwala kayo, ito ba ito? Nag-aabono? Kunwari pa, sip-sip lang mga yan. Matanong pa, baka meron dyan gusto pa mag-membro para dagdagan na naman natin ng 570. O yung hindi pa membro, pwede ko mag-SS number. O yung hindi pa membro, magbayad kayo ha? SS number. Sinong hindi membro? Sinong hindi membro? Ilan pa? Isa? Sir, taon siya.
Pwede lahat, hindi pa miyembro? Ilan taon po? Pwede pa kitayo? Sir, hindi pa 60, sir, ha? PCO. Sir, sabi mo, below 60. Okay, good. Good. Pwede pa, sir. Basta 60, below. Below 60. Pwede ba bigyan ng numero? Yeah. Bigyan natin yung SS number sa likod. Sa likod, sir. Pwede ba, Manang? Kumuha muna kayo ng numero. Mag-rehistro na kayo ngayon. Mag-rehistro na kayo ngayon. Pagdating ni Senator Legarda, hihingi ako ng pera pambayad. Ilan kayo? Ilan kayo? Patayo lang po. Oh, mag-rehistro na kayo. Mag-rehistro kayo. Ako bahala. Hihingi kay Senator Legarda. Sa likod. Pila na, pila. Rehistro na kayo, rehistro na. Pero tama naman. It's good to have them. Okay. Judge, ha? Number of coverage mo, dumataas na yung tumili mo. Alam mo yan, nabawasan yung target nila sa July 15. Nag-sisplend. Na babayaran na yung contribution nila. 600. Di ba? Subsidy. Yes. Subsidy yeah, ito. Contribution subsidy. Okay. Kahit na first 3 months lang. Siya magpaparegister lang. Sir, kahit mga first 3 months. Kahit sir, ano nga kasi tutuloy na ho nila. Pwede. Oo, pwede ho. Para mag-start lang. Question po, ask ko lang po ano ang dapat gawin sa aking SSSID na ang status is for mailing pa rin. Since 2003 pa po ako nagpa-capture. Status po ng kanyang SSSID for mailing since 2003. Ay, yung po mga nagkuha pala ng mga ID kasi ho marami na pansin namin hindi ho na kinukuha. Kailangan po puntahan ninyo sa SSS branch na malapit sa inyo. I-check ho ninyo kung naindon na kasi na, karamihan po ng mga cards is nasa branch, naghihintay lang ho po na pick-upin ninyo. So pumunta ho kayo sa branch and then itignan ho ninyo, i-verify kung nandun po yung card. Kasi marami nga ho kami napansin na ganyan. Hindi ho nila kinukuha, marami yung naka-pending. So puntahan lang ho nila sa pinakamalapit na branch. Ganito po yun. Hindi, ganito yan. Marami nag-a-apply, no? Ngayon kami naman kasi dati, obligado kami, ipadala namin yung mga ID nyo sa mga address nyo bilang pagpapatunay na talaga yung binigay nyong address, babalik sa inyo yung ID. Ang nangyayari, hindi namin alam saan nangyayari, kahong-kahon ang bumabalik sa aming ID, return to sender, address cannot be found. Nandun yun, nandun doon. Kaya pag medyo hindi nyo natagalan, hindi nakita, pwede kayo magsadya sa amin, makikita yung mahahanap na nakakahon yung ID nila. Ayun yung tinatawag RTS, Return to Sender. Kahong-kahon yan. Pumunta lang. Sunod pong tanong, ano-ano po ang mga loan programs ng SSS? EB with Ernie. Mga loan, iba't ibang loan programs ng SSS. Yes, for the loans po, of course, we have the salary loan. And then pa watch out po sa mga areas where we have a dineclare as calamity area. We also have the calamity loan.
And then for our pensioners, the retiree pensioners, pwede rin ho sila pension loan din po. Ito po, mga loan programs, may mga qualification, ano ho to, criteria, pa-check na lang ho. Kaya very, very important, lalo na ho sa mga salary loan and calamity loan. Kaya po, very important na recent yung mga contributions at actively paying because may recency requirement, meaning in the last few, last 12 months, dapat ho may hulog yung member para ho mag-qualify sa loans. Tatanong? Good afternoon po. My name is June Faguto from Radio Natin San Jose, Manila Broadcasting Company. Sir, matanong lang po namin, is it possible po na magkaroon po ba ng multiple SS numbers ng isang member? Alin po ang totoo doon? Kasi may kilala ho kami na mayroon silang tatlong SS number. Sa SSS po, dapat iisa lang ang numero nyo. Kung nakakuha ng marami, dahil siguro palipat-lipat ng employer, kada lipat ng employer kumukuha ng bagong SSS, hindi po maganda yon dahil hindi mabubuo yung taon ng inyong pagko-contribute. Ang gagawin na lang po natin dyan, pumunta kayo doon sa SSS, kung kayo nabigyan ng ilang numero, paka-cancel po natin yung mga bago, yung pinaka-original lang ang i-retain, tapos yung mga contribution na ginawa doon sa mga bagong numero, i-consolidate doon sa original SSS number po. Kasi napaka-important yan. Kasi pag nagretiro ka, makikita natin na mahaba talaga yung nahulog mo para mas malaki ang benepisyong pensyon. Gaano po katagal bago po matapos yung proseso? Mabilis lang yan. Ngayon, kung meron ka numero, pumunta ka dyan, tutulungan ka nila dyan na i-consolidate yung mga hulog sa bawat number. Salamat po. Sige. Thank you po. Okay. Ma'am, isa pa po. Mayroong mga kumakalat na text scam tungkol sa SSS. Ano po ang statement ng SSS tungkol dito? Wala ako kami statement. Basta scam, magnanakaw yun. Huwag niyong pansinin yun. My.SSS, yun ang tunay. At saka parate po may .gov.ph. Pagka po SSS.cmp ba yun? Anything ho na SSS na merong ibang letra, peke yun. Kailangan po sss.gov.ph. Lahat ho yun scam. Huwag yung pansinin yun. Huwag yung i-click yun. Burahin nyo. Ha? Ingat kayo doon, ha? Hello po. Good morning. Good noon. Ako po si Virginia Eusebio, COS po. Question ko po, sir, regarding kanina po sa tinanong about sa ID, na since 2003 pa, chinek ko na po kanina sa branch for mailing pa rin po. Yun po yung sinabi kanina, natinigil na ho kasi natin yung pag-mail. So pinadala ho lahat ng mga ID kung saang branch kayo nag-apply. Nandun po yung mga ipinadala ho namin para for pick-upin na ho ng ating mga miyembro. So pumunta po kayo, saan branch ho kayo nag-apply? Antique po. Antique. So baka puntahan ho ninyo sa Antique. Baka nandun na ho siya. Kasi meron na ho tayong mga pinadala. Yun yung sabi ni EVP kanina, mga kahon-kahon. Kung wala pa rin ho yung card doon, ibigay ho ninyo yung inyong SS number and name. Yung branch po, pwedeng ipaki-email ho sa amin yung detalye para hanapin ho namin kung nasaan po yung kanyang card. Philip, pakikuha mo yung yatas email mo sa IMD.
sa Identity Management Department para ipatrace ho natin kung nasaan yung kanyang ID. Kasi po, how many years na po ako na ano ko yung ID ko? Uh-huh. 2024 na po ngayon, wala pa rin. Uh-huh. 2003 uh-huh. pa po yun. Kasi nag-abroad ako, hindi na deliver sa amin. Oh, kasi nga ho, yan ho yung mga sinabi natin na nag-return to sender. Kasi either wala ho kayo nung dinala sa inyo or minsan ho may mga maling address. Yun nga po. Ipinalik ho yan sa SSS. Kaya ngayon ho, hahanapin ho natin kung nasaan at mag-advise ho kami. Magtanong-tanong lang ho kayo sa branch. Baka pagka ano ho, papadala natin sa kanila. Ate, sige. Thank you. Oo, kasi mahigpit ho yung ating post office pagdating sa ID before. Pagka wala ho kayo, hindi ho yan talaga iniiwan. We'd like to acknowledge the presence of Senator Lauren Lombarda. Hello. They are kagawads, they are employees, employers, all from Antonio. Huh? No, before she speaks. Huh? Before we, ano lang, andito, ito pinaka... Pinakamagaling na senador in my eyes po at saka sa bansa si kabatali ko talagang kaibigan si I'm very proud of her ho, si Senator Legarda. Ma'am, andito po ako bilang presidente po ng SSS, kasama ko po yung mga executives namin po kasi po lumalapit kami ang SSS, dinadala ko po sa mga probinsya pero po the truth of the matter po, inunahan ko po yung antike po dahil sa inyo. Lahat ho, yung mga issues nila, yung mga concerns po nila sa SSS, pati po reklamo hinaharap namin. Nagdala po kami ng computer para po lahat ng mga concerns nila on the spot, ina-address ko na para ho, hindi na sila mahirapan. Tama ba? Siguro naman, witness kayo doon. Ha? At saka po, ano pa ba, kahit ho galit sila sa amin, tumatawa lang kami. Di ba, minagalit ba? Wala? Wala. Kasi mababait ang mga antikenyo. Parang si Ma'am Lauren. Sige po, Ma'am Lauren. What you want to... Thank you. Thank you po. Yes. Maayong hapon sa inyong atanan, sa aking mga kasimanwa. Welcome to Antique, SSS President, former GSIS President, Rolly Makasait. Alam niyo po, si Rolly ay higit pa sa akin bilang kasamahan sa gobyerno, kaibigan, parang pamilya, parang kapatid. Ito may sekreto. Nung 2004, nung tumakbo akong vice-presidente, si Rolly ang nasa inner circle, brain trust, core group ko. Kung ako'y naging matagumpay noon. Tagumpay po kayo, ma'am. Ah, tagumpay ako noon. Opo, tayo. Medyo lang po nadaya. Nadaya tayo. Yun yung sa mga 20 years ago yun eh. So siguro kayo hindi pa napapanganak noon, malibang sa ilang senior citizen din. O iba mga bata pa. That was 20 years ago, seriously, when FPJ and I ran, I filed the protest after he died. Tapos sabi ni Rolly sa akin, you know, he was my advisor
Chief Political Officer, taking care of Region 3, but he's also from Zamboanga, so also Region 9 and the whole Philippines, because he's brilliant, he's strategic, he's very brilliant, well-educated, and napaka-taas ng political EQ. So, si Rolly, parang pamilya ko. Pero may kwento sila, nila Deputy Speaker Don Gonzales, nag-reunion kami the other day, sabi niya, Ma'am, maalala mo, nung tumakbo ka ng vice-presidente 20 years ago, buti ngayon nag-mellow ka na. Sabi ko, bakit? Dahil sa headquarters, si Don Gonzales, a congressman from Pampanga, ngayon ay deputy speaker, kasama ni Speaker Martin umiikot, at si Rolly, presidente ng GSIS, saging SSS, pag tinatawagan ko noon, pag may punta sa isang lugar, walang poster, o pumunta sa isang lugar, parang hindi organisado, tatawag ako, wala pang cellphone noon sa landline. Dong, Rolly, ano ba, ha? Nagtatago daw sila sa ilalim ng lamesa, ha? Pagparating na ako, o nagpapasahan ng telepono. Nagtatako po kami sa takot namin. Sa takot daw sa akin. So, yung inyong presidente, ba takot sa akin? Pero hindi. Naging matali kami magkaibigan. Nabiguman ako noon, konting-konting diferensya, 600,000. 600,000 yeah. Votes po. Then, FPJ died. I would have sana been, po, presidente yes. Kayo. And he would have been my cabinet member. Wow! So, but it was not to be. Diba? Iba ang tinahak ng landas, iba din ang tinahak ng landas, pero ang mahalaga, matalik pa rin magkaibigan. Durugin nga salamat sa inyong pagpunta dito sa Antique. Inuna niya ang Antique. Salamat. At dahil din, sila naman ni Kong AA na Bugto, youngest brother ko, best friend din matalik. Magkaibigan, dahil magkasama naman sila noon sa private sector, sa San Miguel Corporation na nagtayo ng Katiklan Airport, right? That was 20 years ago? 10 years ago? 15 years ago. Pareho sila, yan ang big time noon sa San Miguel. Ginave up niya ang kanyang trabaho. AA was my brother, was consultant also of Mr. Ramon Ang. Sila ang tumulong nagtayo ng Katiklan Airport in Malay, in Aklan. So, ang lapit-lapit din nilang parang magkapatid. Kaya because nandito kami ni Kong AA, isa sa pinakauna sa Pilipinas ang Antique para naman makaabot yung impormasyon sa lahat ng ating stakeholders. So I really appreciate the stakeholders forum. Yes. Of course, I recognize our Vice Governor Ed Denosta, three-term Vice Governor. Yes. He's always been an ally in politics, always very supportive of all my advocacies and very supportive of my brother as well. Anong testigo na siya'y supportive sa amin? Nakapatadyong. Diba? And welcome to all our SSS. This morning, nung ako'y nag-aalmusal, ay nakita ko po sila. Sabi nila, dumating kami kahapon ng tanghalian. Sa kwarto lang kami. Bakit? Hindi namin alam kung saan pupunta. Kaya sinabihan ko si Marlene Liao sa hotel, dapat rin dito sa Eagles at sa lahat, dapat pag-check-in ay merong binibigay ka agad o kaya may link. O hindi, maski hard copy, things to do. Ayan, pwede kayo, o yan mga taga-antike lahat yan, Esplanade, alam mo ba, maiinggit ang ibang probinsya. Dati talahib yung Esplanade, di ba po? Ngayon, ang ganda-ganda ng red pavers sa ang ganda-ganda ng ating sunset. Sana makaabot kayo para makita nyo ang sunset sa Antique Esplanade here in the capital town of San Jose. Pangalawa, yung dating lumang Kapitolyo na hindi na-retrofit o na-rehabilitate because I like heritage and so does Rolly, I rehabilitated it before pandemic at ngayon ay Old Capitol Building ang tawag. There will be a textile museum, Hibla, and nandyan yung tindahang lokal. Yung mga ganito, lahat yan ay pwedeng mabili doon. Mga micro-enterprises na ating tinulungan ibangon or created. You know, President Rolly, we have created so many jobs, di ba Ed? Since I started helping this province and as a senator in my third term and when I became congresswoman, hindi naman sa nagmamalaki, di ba Ed? Testigo ka sa lahat ng industriya
na ating tinulungan. O sige, manggaling na kay Vice Gov Ed De Nosta, anong example ng isa na tinulungan kong MSME na binuhay? Yan. Interview, interview. I think sa Coton. Ayun. Oh, at saka Patadjong. Patadjong. Oh, yun pa. Oh. Yeah, yun. Dati, di ba, parang ang mga tao, hindi masyadong sumusuot ng Patadjong or parang nahihiya. Pag Patadjong, pupunta sa social occasion, Patadjong lang. Ngayon, tapos nung ako'y nagsimula sa Antique, sinusuot ko yung mga Patadjong ko. Mayra, o tinan mo yan, creation yan ni May Alicante na pumanaw na, pero nandiyan pa yung business niya. Ito naman, gawa ng iba-ibang mga local na buhay ang Patadjong. Nagkaroon ng micro-enterprise. So all of this are your SSS contributors, right? Tapos, sa iba-ibang lugar, sa Sibalom sa inyo, binuhay ko at sinusuporta ng kape. Hindi ba? Kakao at saka kape industry. Yun, di ba? Alam mo yun. Oo, yung aking, may sample ba tayong picture? Yung Antique Coffee. Kasi nung panahon ng pandemya, isang tonelada ng kape ay hindi na nabili ng Nestle because of the lockdown. So, I bought the coffee, brought it to Manila by truck despite all the lockdowns, and pina-roast. So we have the Antique Coffee. You have a sample? But anyway, I will give here to President Rolly. You have to wear this. Yeah. Ito ang aming tubaw. Sa inyo, can you open this? Kami, kayo sa Mindanao ay meron, di ba, sa Region 9 hanggang sa Sulu, may tubaw. Lilagay sa ulo yung mga rebelde. Yeah. Ito. Ito pwedeng ganyan, ganyan. Pwedeng nakatali or pwedeng dyan, handkerchief or whatever. Yes. Tapos ito yung mga tinutulungan ko rin ng mga MSME dahil ang mga, hold it first, ang mga programa ng gobyerno gaya ng, alam mo yan, Dole Kabuhayan, di ba? Ang dami-dami kong nabigyan yon. Oh, pahinis, muscovado sugar. Oh, di ba? Gusto niya yon. Favorite mo. Oh, pa-taste lang ito, pero padala ng isang tonelada. Okay. Kailangan pa ba ni Rolly ng sugar o sweet na ba siya sa inyo? Sweet na. O, sige. O, ito rin. Ah, ito. Turmeric tea mula sa San Remigio. O, ito naman yung kape. Kape ay sa Sibalom, kung saan si Ed, at meron din sa Kulasi. Ah, kakao. Tinutulungan ko rin, Henriquetas. Ah, very sarap. Yan, lahat yan. Ah, peanuts. Oh, yun. At saka, taro chips. Kasi, ang aming a market day sa Sibalom, ang sarap. Marami kayong mabibili doon. Gabi, saging, lahat ng uri. Pero, importante rin yung value added, pinoprocess yan, may taro chips, etc. So, lahat ito, te-take out mo ngayong gabi. Pero, iniimbita ko ang mga bisita sa Antique na magpunta sa tindahang lokal sa Old Capitol Building. But I'm not here to talk about me or our projects. Just to welcome our SSS president and all the officials and dedicated workers of the social security system. Because ano ba ang gusto natin? Gusto natin efficiency. And you know, Rolly is one of the most efficient persons I know. And I know that in the past years, tumaas ang revenue, di ba, ng SSS. Ilang na ang revenue natin? 60% yata. 60% tumaas. Kasi nga, ano eh, pag-efficient ang system. Number two, we want quick action. Di ba, pag may angal tayo, may tanong tayo, ganun. Kaya, yung the work ethic of everyone in SSS, that should be able to help small business. At pangatlo, transparency. Importante may transparency sa ginagawa. So we know that our contributions, mandatory contributions sa private sector ay napupunta sa tamang gawain. So I thank the SSS for having this stakeholders meeting. I know that we have MSMEs here, we have private business here, we have kagawad. At kagawad para tinuturuan natin sila at binibigyan ng liwanag sa mga maraming katanungan ng mga tao para din makascade down, right? In fact, all of this, maybe you can produce a short 8-minuter that you can put on their Facebook
frequently asked questions, right? Or even, let's say, Rolly speaking. Oh, yan. Paliwan. Question. Tapos si Rolly magpapaliwanag. Yan. Diba? So, efficiency and transparency and being close and in touch with the people. That is what the stakeholders of SSS want and need. And we are grateful. May sakadas rin ba nandito ngayon? May mga sakada meron din tayo. Ma'am, oo. Tinutulungan ko, ma'am, yung sakada very po. Very good. Tinutulungan may mga natin. Membros siya po. Mga sakada sa Negros, ang mga pamilya nila sa Antique ay natutulungan din natin. Kaya lahat po ng inyong katanungan, tanong nyo na rin kay President Rolly. Ang tanong nyong SSS, pwede nyo rin tanungin na sa GSIS dahil doon siya nang galing. Kaya dalawa na, hitting two birds with one stone. Napakatalino niyan at napaka-efficient. So thank you for your service, President Rolly. Salamat din sa buong SSS. Duro, duro gid nga salamat.